Hello guys! Nandito na naman po tayo para sa aking isang pagbablog tungkol sa paracord bracelet tutorial kung paano nyo gagawin paracord bracelet. So, all we need is paracord is inspired ng Mad Max. At ang materials natin, ito papakita ko sa inyo, ito. Paracord imported from USA. By Van Buscraft. Ayan, Van Buscraft. Ayan. Ang ginamit ko dito sa paracord na to, sa paracord bracelet with lock, is ito, 12 feet na paracord 6 strand core. Ito siya. Na pang-camping, mga ginagamit ng mga sundalo or nag-hiking ito. Kasi ito kasi hindi lang to basta bracelet. May purpose kasi to sa braso nyo or sa buhay nyo. Once na magsuot kayo nito, may purpose siya sa buhay nyo. Hindi naman siya basta accessories lang sa braso nyo. May purpose to. Kaya ito, paboritong-paborito ko itong suot. Isuot or paborito ko itong bilhin. Kasi nga may purpose siya. At ang tagal ko na naghahanap nitong materials na to at nagpapa-order pa nga ako nito sa pinsan ko na nasa US na sa Amazon mo lang sa Amazon or sa eBay meron din siya, doon mo lang siya mabibili. Pero since nasa US nga siya, mahirapan lang din ako magpa-ship nito papunta ng Pilipinas. Mas malaki yung gagastusin mo. And finally, nabili ko siya sa Marinduque Apparel Allen. Siya, in-order ko siya sa kanya kasi talagang original siya. Kaya ko siya talaga bibili kasi ang tagal ko nang naghahanap nga nito. Sabi ko, try kong bilhin yung original na paracord. And worth it kahit mataas yung presyo niya. Worth it naman talaga yung materials kasi matibay siya. Saka hindi siya nag-slip sa braso mo. Hindi katulad ng mga nauna kong ginagawa, nauna kong binili sa Taiwan na madulas yung paracord niya. Ito talagang as in solid talaga yung materials, matibay. Pwede siyang 100 kilos up to 150 kaya niya. Matibay din tong lock niya. Kaya hindi ka magsisisi kung magkaroon ka ng ganito. Kahit medyo mahal ang presyo, okay lang. At least original at safe. Makakatulong sa'yo. Paano nga ba nakakatulong to sa'yo? Kung sundalo ka or police ka or whatever. Kasi ginagamit to ng mga nagtitraining for rescue warden. Ginagamit nila to. Once na meron ka nito, kahit hindi ka rescuer, once na meron kang ganito at nalagay ka sa alanganin, kanal, or nahulog ka sa ilog, pwede ka nilang sagipin sa pamamagitan nito. Alam niyo kung bakit? Kasi ito, kapag suot nyo, kung halimbawa, nahulog kayo, ire-rescue kayo, suot ko lang, ire-rescue kayo, yung hook, instead nakakapitan mo yung lubid, maglalagay lang sila dun sa dulo ng hook, sa dulo ng lubid ng hook. Dito mo lang yan ikakabit. Mahihila ka na nila. Safe ka na. Kahit mabibitawan o hindi ka makakabitaw dun sa lubid na ihahagis nila sa'yo. Pwede siyang makasagip ng buhay. So, yun guys. Here, we gonna start our DIY paracord bracelet. And this is a 12 feet paracord, 6 core strands. Ito guys, hatiin natin sa dalawa. So, ito yung hati niya. So, from here, tandaan natin yung hati. And then, ito yung ating lock. Yan. Then, etong isa, ito yung ilalagay natin sa hati. Ito. So, ito yung ibabaw. And then, etong isang end, dito.
susuot natin dito. To make half. Lagyan natin sa kalahati. Lagyan natin siya sa kalahati. Okay. So, ito yung dulo. And then, ito siya. Ayan. So, ito yung ibabaw. Ito yung ibabaw niya. At dito na tayo sa kalahati. And then, papasok ulit natin yung another, yung pair ng lock. Ito siya. Sa ibabaw din tayo maglalagay or isusuot yung lock. And then, hila. No. Ano yung hilahin. Sorry guys. Hilahin sa kalahati. Ayan na siya. Ito na siya yung kalahati. Ayusin lang yung pagkakalagay ng strands. Ayan. Ganyan siya. And then from here, susukatin natin kung yung desire nyo na laking bracelet or yung size ng braso nyo. Yung size ng braso nyo. So, yan. Kung lalaki ka, probably, ang magiging laki ng ano mo, ganyan siya. Kaluwang. So, from here, ito, dito natin siya ilalagay. So, and then, fold. Ipo-fold siya dito. Fold. Ito na yung haba ng bracelet mo. So, ito, yung end ng kanan. Ito yung kaliwa. Ito yung kanan. So, ang magiging itsura niyan, guys, ganyan. Ganyan siya. Yan. So, ito. Yan. Na, ihiwalay mo lang siya. Yung other end. Ito yung end. Ito yung haba nung bracelet mo na gagawin. And then from here, hold lang natin to. Itong left end, gagawa ka ng loop. Ganyan yung itsura niya. Ayan. And then itong kanan, ilalagay mo sa ibabaw ni left. Ganyan siya. Ganyan. And then itong right end, dadaan mo sa ilalim. And then dun sa left loop mo, ihilahin mo siya sa ibabaw. Susuot mo siya sa left loop na ginawa mo. So, yan yung itsura niya. Yan. Ganyan na magiging itsura. And then, dahan-dahan mo siyang ihilahin to make a knot. Yan. So, yan na siya. Ganyan yung itsura niya. So, para maging maayos yung pagkakabuhol, yan, hila. Pag kasi original yung ating paracord, maano siya, matigas hilahin. So, yan siya. Matigas siyang hilahin. So, hilahin mo lang ng mabuti. Tapos, ito, hila mo din siya. So, nag-umpisa tayo sa isa tayo dito sa kaliwa. So, dito tayo susunod sa kanan. Create another loop. Gagawa ka ulit. And then, itong another end sa kaliwa. Siya naman yung ibe-bend mo dito. O ganyan. And then, papaikutin mo habol dito, hila dito sa kanang loop. Ganyan. Ayan. And then, hila. Yan. Iuusok nyo lang para maging okay. Okay na na. Nabuhol na siya. Yan. Ganyan ang magiging kalalabasan niya. Yan. So, from kanan tayo kanina nang galing. So, dito sa kaliwa. Another loop ulit. And then, ito.
sa ilalim, hila sa ibabaw. Yan. Ganyan. Hila sa ibabaw. Hanggang ulit-ulit. Tandaan nyo lang guys kung saan kayo. Ito kasi medyo maliit to. Napapansin nyo, medyo maliit to. Dito, yung part na to. So, dito kayo, kukuha ng loop, gagawa ng loop, and then, hila ulit sa ilalim, papunta sa ibabaw. Yan. Hila ulit. Try nyo guys na mahila nyo ng maayos para dito, pantay, para maging pantay siya dito. Pantay siya dito. So, pantay siya dito. Yan. Hila lang konti. Tapos, uusog nyo yan papunta dun sa may lock. Para firm yung pagkakagawa ng buhol nyo dun sa paracord. Yan. And then, hila ulit. Higit. Dun ulit, kaliwa. Ay, kanan. And then, ibabaw. Hila. Para ma hindi siya gumalaw-galaw dito sa lock na to. Ihilahin niyo to, tapos isusudlong niyo punta dito. So, yan. Firm na siya. Dapat pantayan niyo na ganito. So, kanan, kaliwa. Kaliwa, and then ito, iikot niyo. Iilalim niyo, and then dito sa kaliwa, hila. Yan. Usok. Hila. Para mahigpit ang paracord nyo. Hindi siya magkakaroon dapat ng butas dito. Wala siyang butas na makikita. Yan ulit. So, yan. Be sure guys na hindi siya luluwag dito. Once na gumagawa kayo ng loop dito, kailangan hindi siya naglulus dito. Yan. Then, ikot. Hila. Ulit-ulit lang yan guys. Ulit-ulit, then hila. And then, sulong. Sulong para hindi siya maglus. Ito. So, yan. Iba kasi kapag original na paracord yung ginagamit natin kasi hindi siya dumudulas. Hindi siya dumudulas. Firm yung pagkakagawa ng loop. Ulit-ulitin niya lang hanggang sa umabot siya dito sa ilalim ng end. Another end. So, medyo pag medyo lumuwag, ilahin nyo muna. Be sure na nahila nyo ng maayos. Ayan. Walang butas. Madali lang to guys gawin. Napakahirap lang humanap ng materialis na original. Kasi to, hindi lang naman to basta bracelet. Kasi ito may purpose to para sa'yo. Kung mahilig ka lang din sa indoor activities, kailangan ganito ka for your safety. Ayan. Ito yung usually nagagawa ko siya within 10 minutes, tapos na. Pero since original kasi yung materialis, kaya so pag ako umakyat kasi sa bundok, gumagawa ako nito or kapag hindi ko nadala yung paracord bracelet ko, hindi ko na isuot kapag may akit ako sa bundok, gumagawa or bumibili ako bago akong umakyat ng bundok. Dadaan kami sa souvenir shop,
somewhere in Benguet, and then bibili ako nito para ready ako kasi may mga bundok kasi na merong na matataas or matatarik yung assault. Wala kang ibang pwedeng kapitan. Kung damo lang na maliliit, pwede mong hindi ka naman pwedeng mag pahintay sa mga kasama mo. So ito, please kahit mag-isa kang nasa hulihan ka na at hindi mo kaya yung mga assault, in case na may madulas ka or whatever, pwede kang ma-rescue yung mga kasama mo. Kasi may suot ka nito. Kung nahulog ka sa malalim na parte ng ano, eto, pwede ka nilang ahilahin pataas gamit ang paracord bracelet na to. Uhulugan ka lang ng guide, leader guide nyo ng lubit. And then, ihuhook dito sa bracelet na suot-suot nyo para mahila kayo pataas. Kaya, pag umakit ako sa bundok, hindi ako nawawala ng suot ng ganito. Minsan pang nakabili ako, ng bracelet na paracord na may compass. Double purpose din kasi to. Pwede mo na, kung halimbawa may, or pwede mo rin gamitin na kung may relo kayo na yung pang in outdoor activities na relo na nasira ang bracelet or napatid, pwede kang gawin gawa ng bracelet gawa sa paracord. Napakahirap lang itong bilhin kapag wala ka talagang supplier. Mahirap itong bilhin, kailangan mo pa magpa-order sa US kung may kakilala ka sa US, kasi sa eBay lang sa Amazon.com or sa mga legit na shop ka makakabili nito. Mabuti na lang magkaroon ako ng kakilala na nagsusupply ng ganito. Nagtatrabaho kasi siya as rescuer, so first ano nila to, kailangan nila to, so yun, dun ako nakakuha ng supply nito. Pwede mo rin, marami kasing pwedeng magawa sa paracord bracelet. Pwedeng palawit sa bag, pwedeng friendship bracelet. Ayan. Tigas siya guys, tingnan nyo. Tigas siya. Hindi siya na basta-basta tuwid pa rin siya kahit hawak ko siya sa kabilang dulo. Ganyan katibay ang paracord bracelet. Kahit gaano ka pakabigat, pag may suot kang ganito, kaya kang dalhin, kaya kang hilahin pataas gamit ang paracord bracelet na suot mo. So, sa araw-araw, hindi kasi ako mahilig sa mga fancy bracelet, sa mga fancy accessories like mga gold or silver or mga accessories na chuchuchu. Mas preferred ko yung ganito kasi hindi natin alam yung sa kunak pa. Mas okay na yung may suot kang ganito dahil hindi natin alam na pwede siyang makasagip ng buhay mo. Kaya kung gusto niyo mag-avail ng ganito, tawagan niyo lang ako. Tawagan niyo lang ako or kontakin niyo ako sa channel ko, Renz Erondo Vlog, or sa FB page ko, Renz Lasso, at sa FB account ko na Florence Lasso. Message lang kayo guys. Kung gusto niyo ng ganito, mura lang po to. Medyo kamahalan ang materyales. Bali, ang materyales lang talaga yung babayaran nyo. Free na yung paggawa. Yung bracelet na to. So, malapit na tayo magtapos, guys. Ito na lang. Yan. So, isa pa kasi lumuluwag. Gumagalaw pa siya dito. So, isa pa yan. Para hindi siya gumalaw, i-center natin. Yan, ilagay natin sa center and another one loop to create to make that the lock cannot move.
Ayan. So, yan na siya, guys. So, tapos na ang ating paracord bracelet. And then, ito, so, puputulin natin siya dito ng gunting. And then, lighter, ipa-flatten mo siya dito para hindi siya bumukas dito. Kasi once na na-flatten nyo yan, hindi na siya makakalas or maglulus. Hindi siya matatanggal. So, yan, guys. Putulin na lang natin. Wala kasi akong lighter dito sa tabi ko. So, ito, yung tutorial natin. Tingnan nyo yung pagkakagawa natin. So, diba, pantay siya dito. Pantay siya dito. Make sure na pantay siya. Walang butas. Yan, guys. And then, ilalak na natin siya. So, ito na yung finished product natin. Yan. O, diba? Try natin isuot sa braso natin. Kung gaano siya. Maganda. Sa braso. Pang lalaki kasi yung size niya. So, ito. May maluwang pa siya. Ng konti. Kasi maliit lang yung braso ko. Pang babae. So, yan. Ang ating paracord bracelet inspired by Mad Max. Yan. Yan. Yan, guys. See? Ganyan lang po kadali ang ating paracord bracelet. Napakaganda. Ito yung ilalim niya. Saka matigas siya. Yan. So, see you guys on next tutorial ng aking paracord bracelet. Adjustable stopper. Push.